government, law ng country. Kaya lang ang kada country, magkakaiba naman ang law. Di ibig sabihin, hindi pa rin talaga siya sobrang accurate. Kasi katulad kami, nung pumunta kami sa Maldives, bawal magdala ng alak. O, di ba? Nung Thailand naman, sa Thailand, pwede ka nang mag-weed. Di ba? Sa part ng US, pwede rin doon. Now, iba-iba ang batas kada country. Kaya therefore, hindi siya yung pinaka-ultimate. Kung susundan naman natin ang religion din, sila mismong hindi nakakasundo-sundo. Kasi lahat ng religion, sila pare-pareho tama. Sila pinaka-maliligtas, sila pinaka-nakakaalam kung anong dapat. Therefore, hindi pa rin yun ang pinaka-dulo. Kasi kung kaya nga pag sinabing dulo, dapat yun ang pinaka-ultimate na wala ng iba pang pwedeng kumontra. Kaya nung napadpad po ako sa tinatawag ng mga law ng universe, doon ako medyo nagkaroon ng realization na kaya doon din ako siguro dahil nabansagan ako ng awakener kasi I'm so fine na gisingin talagang tao sa maling paniniwala na nakasanayan natin. Kaya just like ng, parang ito, law of gravity. Tumalun kayo, iisa mangyayari. Anong mangyayari? Mahuhulog. Irregardless, ano ang itsura mo? Maganda ka, gwapo ka, lalaki ka, babae ka, Kristiyano ka, Muslim ka, Buddhist ka, kahit anong klaseng tao ka, sigurado kung pag tumalun ka, mahuhulog ka. That is the law of gravity. And therefore, marami tayong law. Hindi ka naman madi-discuss lahat kasi medyo ahabaan. Hanggang anong oras ang kain lang? Hindi may mga isang oras ako. Okay. Ngayon, ano tawag niya? Napakaraming law. May law of karma, law of cause and effect, ano ba? Law of gratitude. So, sobrang dami. Ngayon, ang i-discuss ko sa inyo, number one, pinaka-simple sa buhay natin, dapat malaman nyo kung ano yung gusto nyo. That's the first thing na kailangan nyo gawin. Kasi, parang maraming nagtatanong lagi sa akin, apay, pa-mentor, pa-advise. Ang una kong tanong, lalo na pag hindi ko siya personally kilala, ano ba ang goal mo sa life? Kasi syempre, hindi naman ako makapagsabi ng mga gagawin mo kung hindi ko alam. Example, gusto mo palang tumaba, tapos ang ina-advise ko sa'yo, mag-diet ka. Di mali na yung advice ko. E kung gusto mo palang pumayat at advice ko mag-diet ka, di tama yung advice ko. In short, kahit same na advice, pero magkaiba kung anong goal mo sa life, mag-iiba po talaga. Kaya katulad sa inyo, gusto nyo bang yumaman? Yes! Gusto nyo bang maging successful dito sa industry at pinili nyo? Yes! Therefore, may mga kailangan po kayong baguhin. Kasi hindi po alam ng magulang nyo nung pinanganak ka na mag-networking ka. Hindi rin naman alam ng government na mag-networking tayo. Kasi diba ang school, nilagay ang school for it to create workers. Yun talagang pinaka-purpose ng ang kung makikita mo ang tinatawag na origin, bakit nagkaroon ng school dito sa mundo, nung time na nagkakaroon tayo ng industrial age, na ang dami ng mga factories, ang problema nila, wala silang ma-hire ng mga pwedeng mag-operate ng mga industrial age. Kasi lahat ng tao that time, ang alam lang magtanim. Kaya therefore, sabi nila, paano ba natin gagawin ito para magkaroon ng maraming workers? Doon na na-create ng school. Kaya again, if you really want to become rich, ang pag-aaral sa school, it will never enough. Kasi hindi naman siya dinisign. Meron ba ditong nag-aaral na may subject pa paano kayo yumaman? Wala. Nakarinig ka man lang ba na tinuturuan ka ito gawin o para yumaman ka? Wala. In short, kasi hindi nga siya design ganun. Again, I'm not saying na pag-aaral is mali. Kumbaga para sa akin, bottom line, depende lang kasi again sa gusto nyo. Kung gusto nyo magkaroon ng tinatawag na career, maging teacher, maging engineer, maging doctor, school is okay. Pero kung gusto mong yumaman, hindi mo naman kailangan na ng sobrang diploma. It will just complicate things. Ang kailangan mo lang, napaka-simple. Kailangan mo lang number one decision na gusto mong yumaman. Clear? Kaya meron na po ba kayong decision sa buhay nyo? Yes! Pag nag-design na kayo, wala na itong bawian. O bakit isa na lang sumagot? Okay. Gusto nyo bang yumaman? Yes! Okay. Now, second na kailangan nyo gawin. You need to pretend na mayaman na kayo ngayon pa lang. Ngayon kung mayaman ka, kakabahan ka ba sa mga gastusin mo? No! Pag nandito ka sa lugar na to, nakukurente ka bang nakikilig ka na parang grabe? Parang grabe, ang ganda ng lugar na to. Or ikaw yung tipong tao na parang normal lang kasi alam mong mayaman ka na lagi ka naman makakarating sa ganyang lugar. O mamaya, pag-serve ng pagkain, ikaw ba yung mag-iisip na mag-uuwi ka na mamaya ng mga pagkain?
ikaw yung maging enjoy lang kasi nandito ka sa stage na to. Now, ang point ko guys, kasi kung kami tatanong ninyo, dumaan kami sa staff, hindi ko makalimutan ng naga kasi minumotor ko lang po to from Legazpi, alis ako ng mga alas 6 ng umaga, magmumotor ako, darating ako dito mga 9 ng umaga, didiretso ako ng E-Mall, doon ako magpipresent, then kakain lang sa face the wall sa harapan ng E-Mall yung turo-turo doon. Then pagkatapos ng alas 7 ng gabi, balik ako ng bahay, magmumotor ulit ako, darating ako ng mga 9 ng gabi sa bahay, kukuha ako ng boundary ng jeep namin, from 9 to 10 at from 9 to 11 kuha ko boundary ng jeep namin, 11 to 2 mamamasada pa po ako ng jeep. Normal routine ko yon. Ngayon, ito yung point ko. Nung dumadaan kami sa stage na yon, tingin mo, nalulungkot ba kami? Nung nire-reject kami ng mga prospect, tingin mo, nalulungkot ba kami? No. Nung kumakain ako sa turo-turo, tingin mo, nalulungkot ba kami? Honestly, hindi. Kasi alam namin na yayaman kami. Kaya yung mga tao dito, na mga madadrama, ibig sabihin, hindi ka kasi naniniwala yayaman ka. Kasi parang ganito, kung bibigyan ko kayo ng 10 million pesos, bibigyan ko yun ng ticket na mananalo kayo ng 10 million after 6 months. Tanong, malulungkot ka pa ba ngayong araw na to? Hindi. Kinabukasan yung prospect mo hindi sumali. Malulungkot ka ba? Hindi. Sumunod na araw, yung mga dawalay mo nag-quit, malulungkot ka? Hindi. Bakit hindi? Kasi meron ka 10 million after 6 months. Now, sa stage yung yun, tandaan nyo ang mundo natin. This is a very mahiwagang mundo kasi nasa iisa tayong mundo pero maraming mundo sa loob ng mundong to. Tanungin mo ang mahihirap kung madaling umaman, anong sagot? Mahirap. Tanungin mo ang mayayaman kung madaling umaman, anong sagot? Madaling. Ngayon, may mga ibang ganitong mindset. Mindset na mga empleyado na, grabe naman kaya yung amo ko, ang liit magpasweldo. Grabe naman niya yung boss ko, hindi ba niya alam? Kung wala ako, hindi siya kikita. May ganun na mentality ng empleyado. Tingin niyo, ano naman ang mentality ng negosyante? Aware ba kayo, sino ang pinakahuling binabayaran pag sa business? Mayari. Sino? Mayari. Mayari. Sino ang pinakanagdetake ng risk na lahat ng supply? Sino ang magsasuffer? Mayari. Anong empleyado? Ang empleyado, mawawalan ng trabaho. Ang negosyante, walang pera. Gaano kalaking pera ang mawawala sa kanya? In short, kaya ang negosyante kumikita ng malaki, isa sila yung pinaka may malaking pinusta. And ganun din ang buhay. Pero kung papansinin mo, sa mentality kasi ng mga iba't ibang tao, maraming paniniwala, para sa Sokmel, tayo, pag kumikita, tapos yung mga kamag-anak mo, kakilala mo, parang utang na loob mo na kaya ka kumita para buhayin sila. Naka-experience na kayo ng gano'n na magko-comment, grabe, post ng mga pera, hindi ka malang nagpapautang, hindi ka malang nandilibre. Para bang nagsumikap ka ba para sa kanila? Di ba nagsumikap ka para sa sarili mo? Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo guys, na maraming mundo, sa iisang mundo, mamimili ka kung anong mundong gustong paniwalaan. And it will always be true. May mga kasabihan tayo sa Bible, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Anything na hingiin mo, ibibigay sa'yo. Ngayon, example, gusto mong yumaman, naniniwala kang mayaman ka, hindi ka nagbabayad ng dapat babayaran mo. Anong ina-attract mo? Wala kang perang paparating. Alam mo ba, nabasa ko sa bagong isa sa batal, ano yung top 10 ng technocrat? Ano yung ginawa niyo ba? Yung 10 commandments, isa sa pinakamis word of honor. Ang word of honor, tinutulungan ka nito para ka mag-level up. Ngayon, example, hindi ka nagbabayad ng payables. Kasi pansinin mo, ang mga mahihirap, gusto magbayad ng payables o ayaw? Ayaw. Hanggang kaya hindi magbayad, hindi magbabayad, tama? Tama. Ngayon, sino ang lugi sa ganon? Sa mentality ng tao, akala mo nakagulang ka. Kasi hindi ako nakabayad. Kaya lang ang tanong, anong na-develop mong skill? Paano magrason pag meron ka ng babayaran? May babayaran ka, magrarason ka, na-develop na. Nagkasakit, nang may parating na pera, huwag ka mag-alala, may... In short, wala ka pa rin natutunan.
What if marunong ka tumupad sa usapan? Nung malapit na deadline, kung willing kang tumupad sa usapan, hindi ka ba magsisipag? Magsisipag. Lahat sa inyo, meron bang problema na walang solusyon? Ano tayo, para mas maging healthy conversation natin, you're free to answer. Kung ano yung paniniwala niyo, para at least pwede ko kayo ma-enlighten. Ano, lahat ba ng problema may solusyon? Yes! Pinakasimple, katulad sa harbor, ang problema niyo, pinaka-visit bayarin. Anong pinaka-solusyon? Ano yan? Kikita. Paano ka kikita? Magka-direct. Paano ka magkaka-direct? Hataw. Dami mo lang kausap. Wala ka naman talaga ibang gagawin. Balik-balik ka rin natin kahit saan ka pumunta, wala kang ibang gagawin. May isang nagtanong sa akin, ano to, nag-megaverse na, pero nagtanong pa rin siya kasi yung asawa niya pinakausap sa akin. Sabi niya, paano kung wala kaming mapapajoin? Paano kung wala kayong mabibenta ang produkto? May kikitain pa ba kami? Anong sagot? Wala. Meron. Sagot ko, wala ko. Kasi po, pareho lang po kami sa lahat ng industriya. Meron po bang empleyado na nag-apply ng trabaho nung natanggap, kinabukasan, hindi na pumasok, tapos may sweldo pa rin? Meron bang tindahan na binuksan mo yung tindahan mo, tapos na pala yung sinara mo, pero kumikita ka pa rin? Wala. Meron po bang ganon? Wala. In short, lahat ng bagay kailangan mo may gawin para may kapalit. And ganon ang batas mismo dito sa mundo natin. Kaya you need to understand, guys, na dapat kung gusto nyong yumaman, at naniniwala kayo mayaman kayo, dapat ang galaw nyo na ang pag-iisip nyo, ano na kayo? Mayaman. Mayaman. Nagbabayad ng payables, hindi? Nagbabayad. On time o late? On time. Hindi nga. Advance. Ang totoo. Kasi nga, para matapos mo na yung mga gagawin mo, tandaan nyo, kung gusto nyo yumaman, kasi may narinig ako ito, gusto kong yumaman kasi gusto ko wala na akong problema. Hindi po totoo yan. Mas marami pong problema ang mayaman kaysa sa hirap. Kasi mas marami kang iisipin, mas marami kang aasikasuhin. Kaya dapat maintindihan nyo na if you really love to be rich, dapat natututo kayong mahalin nyo yung mga challenges sa life. Kasi doon kayong magle-level up na magle-level up. Para katulad ngayon, dati sa resort, pag napupunta ako sa ganito, nababaliw ako kasi ang ganda ng resort. Ngayon, nababaliw naman ako sa costing. Kasi kinukupit ko tong resort siguro, lipad na itong mga 300 million. Ang gastos nito dito sa resort pa lang ito. Doon ako mas nai-inspire na manggigil kasi may mga tao ng ganito eh. Na nabubuhay naman sila ganito kasuccessful. Eh bakit hindi natin pwedeng marating? Bakit tayo mabubulag, mapapanatili sa ang ikot ng buhay mo, pangbayad ng kuryente, pangkain, ganun na naman, pangbayad ng kuryente, pangkain. Bakit ka doon iikot kung pwede pang mas magandang klaseng pamumuhay ang pwede mong marating? Tama po ba? Yes! Okay. Now, after nandun na kayo sa feeling yung mayaman kayo, meron na kayo dapat na sunod-sunod na gagawin. In short, hindi ko na kukomplikaduhin. Ano ang dapat nyong magawa sa network nyo? Lahat ng nandito kayo sa Naga. Simple for you to go up. You need to let go yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Ang pag-hiking, kaya sila mabilis, kasi hindi naman sila nagdadala ng ref. Pag mag-hiking ka, aalamin mo ilang araw ka, ano yung susuot mo, ano yung pagkain mo, ano yung lahat ng kailangan mo, yun lang yung bitbit mo para magaan, para mabilis ka makarating sa pupuntahan mo at makakabalik ka. And ganun din ang life. Na huwag natin masyadong komplikaduhin. Napakadali po ang yumaman. Kung mahirap yumaman, sana konti lang po ang mayaman sa mundo. On reality, pantay lang po ang dami ng yaman at ng hirap. Ganun lang din magkasimple yan. Para pumunta ka sa lugar ng mayayaman, puro mayayaman. Pumunta ka sa lugar ng mahihirap, puro mahirap. Ganun lang din kasimple yan. Now, ang pinaka-point na gusto ko maintindihan po ninyo dito, step by step, ito lang ang bigyan nyo ng energy. Wala kayong iisipin, araw, umaga, gabi, puro ganito. Isa lang, lahat kayo na nandito, magkaroon kayo ng nag-iisang hub. Yun lang iisipin nyo. Ngayon, kung binigyan mo kayo ng direksyon na gusto nyo marating, ano na dapat ngayon ang iniisip nyo? Costing. Anong iniisip nyo? Paano magkakaroon ng? Hub. Ngayon, lahat ng kakausapin mo, anong babanggitin mo lagi dulo? Hub. Alam niyo po, ma, magtatayo po ako ng hub.
Ubang gusto niyo po kayo ang kauna-unahan na mag-recommend sa akin ng Harvard para ako po mag-aalaga. Ngayon sa inyo, hindi pa marunong mag-handle, naiintindihan ko, kaya ang point ko, kung hindi ka marunong mag-alagat pa, hindi ka pa marunong mag-handle ng hub, ano dapat ngayon ang titignan mo? Tingnan niyo yung admin niyo, paano ginagawa niya. Tapos mag-i-interview pa na ngayon, paano bang ginagawa niyo, ano ba nagiging problema, ano ba dapat gawin, so on and so forth. Kasi hindi ka naman aabot sa magiging mayaman ka dito sa industry natin kung hindi ka magkakaroon ng maraming downlines. At hindi ka rin magkakaroon ng maraming downlines kung hindi ka magsisimula sa isang hub. Kaya kaya po ba na ang goal natin, lahat kayo nandito right now, magkaroon ng kanya-kanyang hub? Yes! Ang tanong kailan? This year. This year o next year? This year! Sino po ang gustong this year? Pwede pong pag-aaral sa kanya? Tandaan nyo, lagi natin sinasabi, gusto mo rin lang naman na maging mabilis, dapat hindi nagiging mabilis lang sa salita. Nagiging mabilis sa desisyon, sa galaw, kasi pare-pareho naman yan ibibigay. Mangangarap ka rin lang naman, bakit maliit pa kung pwede naman malaki? Mangangarap ka rin lang naman, bakit patatagalin pa kung kaya niyo naman bilisan? Kasi lalo pa, anong taong yan, lahat kayo is full-timer po. Sa iba sa inyo dito, dun rin din naman ang punta, kaya bilisan niyo na. Kasi sabi ko, ang ganda na nangyayari sa industry ng networking, lalo ngayon because of the pandemic, after the pandemic na reset siya, and ngayon dito sa Naga, fresh na fresh po. Kaya you are very lucky kasi kayo yung pinaka-first batch na nandito sa Naga, at ganito kaganda pa yung event. Kaya galing po. Second, kailangan niyong maintindihan na ang utak natin, para familiar, ang aso po, alam niyo po ba yung aso sa airport? Yung aso sa airport, ang pwede niyang amuyin, it's either drugs or bomba. Kaya hindi kaya ng aso maturuan siya na dalawa yung inaamoy niya. Kaya laging ganun lang pag-imit. Ang tao ganun din po, mamimili kayo, positive o negative. Wala pong gitna. Kaya kayo, anong desisyon sa buhay niyo? Kasi kailangan niyo maintindihan kung ano ang nangyayari sa inyo ngayon. Alam niyo ba na inattract niyo yan at inisip niyo yan dati? Yes. Naaalala niyo ba na ngayon yung sitwasyon niyo, pinangarap niyo to one way or another nung unang panahon? Yes. Na makarating ka sa ganito, makausap mo si upline, maka-attend sa magaling training, pinangarap mo to before. And binigay. Kaya you need to understand that you should learn to control your thoughts. Nakukontrol natin ang isip natin, yun ang totoo. Masyado lang tayo na wala ng power na masyado natin inaasa ang buhay natin sa government, sa magulang natin, sa mga ibang tao. Na kung pwede mo naman ayusin, sa babae na lang, di ba? May wish ang babae na, the knight in shining armor sana darating sa buhay ko. Anong ibig sabihin na? Umaasa ka na ibang tao ang gaganda, pagpapaganda ng buhay mo. Na we need to understand na walang ibang mag-aayos ng buhay niya kung hindi kayo, hindi ibang tao. Kaya sa akin, gusto ko lang maintindihan nyo, mamili po kayo between positive or negative. Kaya dapat sa inyo din po sa marunong kayo mga labit. Kasi ang kasama nyo nakakahawa. We are connected in the atomic level. Maybe on our naked eye, hindi tayo connected. Kasi example, ito kamay ko, yung kumahawakan siya. Pero yung molecules na nagkoconnect sa akin, we are all connected. Kung yung mga habang nyo puro yan negative, sigurado ko negative ka rin na tao. Kaya if you really want to understand who you are, pansinin mo sino mga kausap mo palagi. Yung mga other ba na puro reklamo, na puro daig, at yun ang kasama mo, good news, ikaw mismo ganun ka rin. Kasi kaya nga tumatagal sa kanila, kasi kung hindi ganun ang personality mo, hindi mo kakayanin silang kausapin ng matagal. Kaya dapat sa loob ng hub nyo, hindi pwede nananaig ang mga negative. Kasi yan ang mas mahirapan kayo niyan, magpapiin, mag-production, dapat matataas lagi ang energy niyo. Kasi pag positive naman, ang mangyayari? Positive. Pag negative, ang mangyayari? Negative. Makasimple lang. Gusto maging positive ang buhay? Yes! Ano dapat nasa isip niyo? Positive! Ano dapat ginagawa niyo? Positive! Ano dapat lagi sinasabi niyo? Positive! Ano dapat mga pinapanood mo? Positive! Ganun lang kasimple. Kaya ba maging positive kahit ito? Yes! Kahit wala pa rin piliin? Yes! Bakit kailangan maging positive? Kasi alam mo, mayaman naman kayo, di ba? Yes! Yayaman hindi? Yayaman! Di kung yayaman ka na rin lang naman, ngayon pa lang dapat ramdam na ramdam mo na mayaman. Yes! Kung meron kami pinanghawa
before, nung nagsisimula kami, naniwala lang kami na mararating namin tong senaryo namin mismo. Kaya kanina, habang mag-uusap kami ni Chad sa labas, sabi ko, darating din tayo, magkakaroon tayo ng mga ganitong properties. Kasi nakaka-inspire, sabi ko, ang layo na nang narating namin. Eh, we are still very young. Sabi ko, another 10 years, gaano pa kaya ulit kalayo ang mararating? And kung gaano man kami kalayo, ano na lang kaya ang mangyayari din sa inyo? Yes! Mga magkana po? Huwag kayong mahiya ang pipin niya. Kasi kandaan mo. Kandaan niyo po ha. 10M. Hindi kayo natataka bakit ang laging pinapakita sa TV mahirap ang Pilipinas, mahirap ang Pilipinas, mahirap ang Pilipinas. Bakit laging lahat ng tagline ng politics para sa mahirap, para sa mahirap, para sa mahirap? Eh hindi naman mahirap lang naman ang butante. But on reality, hindi mahirap ang Pilipinas. Kung mahirap ang Pilipinas at walang kwenta ang Pilipinas, bakit ang daming countries na colonize sa atin? Do the logic, iko-colonize mo ba ang isang country na walang kwenta? Pagpapakolonize, yung gagasos, kagaan ng maraming soldiers, yung logistic nun, yung pagkain nun, lahat-lahat na, tapos pagpunta mo, wala kang madadagnan. Hindi. Napakaganda ng Pilipinas, napakagaling ng Pilipino. Ang problema lang, masyado lang tayo nakinig at naniwala sa history. Ang history, alam niyo po bang ibig sabihin ng history? History. History. It doesn't mean totoo yun. Version yun ng isang tao. Kaya ako, iniintindi ko sa inyo guys, whatever you want in your life, kaya niyo yung ma-achieve. Yung sitwasyon mo ngayon na parang akala mong hirap na hirap ka na, isang ganun. Pwede ka magbago. Nasaan si June ka sa hall? Anong month ka nag 1,000? January. Oh. 200 up. 200 pesos kinita mo noong? January. Noong February? 126. 126? Apo. 126,000. Nalabahan ko lang yan. Sinabon-sabon ko yan eh kasi ang daldal, di ba napaka-kengkoy, napaka-taas ng self-confidence niya. Ang galing niya maging FC. Alam niyo yung FC? Feeling close. Feeling close. Ganun ang personality niya. Sabi ko, pare, yung galing ng bibig mo, kung sa prospect mo yung ginagamit, sabi ko, mas papakinabangan mo yan. Just imagine, ano lang kami nun, kumanta nun sa Korean, di ba? Ako. Oh, then the following. Last month, pagka nung kinita mo? Ano ka? 191. 191? Ako. Nung nakita ko ang networking, honestly, sabi ko, mas gusto ko ito kasi gusto ko agad drumaduin sa money. Para mas marami pang ibang magawang bagay. Kasi just imagine, kumita siya. Doon na lang, dalawang buwan na lang at 100-100. Eh, magkano ang sweldo? May kausap ko yung downline ni Jessica. She is, manager, 18,000. Ang sweldo. Try to imagine that. Kaya, ang point ko dito, sana ma-realize nyo na napaka-powerful natin as a person. Napakaganda ng country natin, napaka-swerte natin kasi nasa tropical tayo. Just try to imagine yung 8 months, snow. Hindi po magandang snow. Maganda lang snow sa picture, sa camera, pero pag actual nandun ko, hindi po siya nakakatuwa. Kaya, nasa advantage time stage, napakaganda ng countries, napakaganda ng company natin, and I'm very, very proud that we are the only networking company na after the pandemic, nakakadalawang MOA arena na tayo. Ang daming ibang networking company, they're claiming na malalaki sila, pero hindi nga nila mapuno yung MOA. Di ba? Parang napaka-imposible kasi saan galing yung tao nila. Parang gano'n nakadali. Ngayon, napakaswerte nyo pa, kasi nandito kayo ngayon sa Technocrat. Yes! Meeting para ang lagi pinag-uusapan paano mas matulungan kayo na kumita. Thank you po! And ang mga attention na kagandaan kasi attention ngayon, hindi naligas pila kung hindi nagana. And napakaswerte kasi kayo po yung pioneer ng pagsisimula ng isang.
sa topic 1 pa lang. Okay, ngayon, try ko i-wrap up to. Okay, so now this, kailangan po kayo magkaroon ng self-confidence. Ang kailangan nyo pong ma-reprogram yung takbo ninyo. Ngayon, meron tayong tinatawag na conscious mind at meron tayong tinatawag na subconscious mind. Katulad kay Marlon dati, lagi ko siyang napipindin kasi ang subconscious niya medyo pang poverty before. Tapos kinumpara ko lang yung mga words niya, pare, mas maganda ganyan yung words sabihin mo. Kasi i-avoid niyo ito. Parang gusto ko nga sana i-message si Gigi. Kilala niyo si Gigi Dilana? Yes! Si Gigi kasi napapansin ko ang way niya ng mga posts niya or messages niya laging pa-victim. Laging binabanggit niya yung si mama niya na hospital, may cancer, na nakawan siya, so on and so forth. Ngayon, dugtong-dugtong. Na-accidente sila, tapos binose pa niya. Then, don't ever do that, guys. Kasi, we will always attract who we are. Nagpo-post ka ng negative. Anong iniisip ng mga tao? Negative. Isipin mo, ang dami nagtatapo ng negative papunta sa'yo. Anong mangyayari sa'yo? Kaya don't ever do that. Don't ever announce yung mga negative. Ayusin mo privately kung kaya yung mga negative na yan. Ang i-post mo, i-announce mo publicly yung mga positive. Kasi napaka-importante yun. Kaya nga, lagi kayo sa grabe, ang hirap-hirap na naman ang network. Dulo kaya alam naman nahirapan sa network. Bakit? Kasi hindi ka? Positive. Mahirap mag-isip. Dulo, anong pinakakailangan mo lang para kumita? Mata. Bakit ka nahihirapan sa network? Hindi ka umahataw. Bakit ka nagre-reklamo? Mahal. Kasi marami kang bakal ng oras. Subukan mo maging sobrang busy na hinahabol mo na yung tulog. Yung pag nadikit lang yung likod mo sa kama, tulog ka na. Tapos kinabukasan, nagmamadali kasi may schedule ka. Hindi ka na makakapag-isip pa ng negative. Tama. Kaya nga, bakit ang lugar ng mahihirap, ang daming marites? Kasi ang daming walang ginagawa. Di ba, pansin mo, anong tanda niya lahat ng nangyayari sa kapitbahay? Tingnan mo, may kasama na naman na iba. Di ba, yun ang buhay nila. Again, hindi ko sinasabing mali yan. Kanya-kanyang trip yan eh. Pero dulo, punta kayo sa lugar ng mayayaman. Wala kang makikita ang marites. Walang tao man. Bakit? Busy. Ang daming ginagawa. Kaya katulad sa akin, just imagine kanina, natulog ako around mga 6 na ng umaga. Tapos gumising mga 10 kasi dumating na sila. Tapos pabiyahin namin papunta dito, habang sila nagkukulitan, nag-uusap-usap. Ako naman, nakikinig ako ng headset kasi i-discuss ko pa sa inyo. Pagdating namin dito kanina, natulog pa ako ng konting idlip, tapos nandito na naman ako, paano ka mag-iisip ng negative kung ang dami mong ginagawa? Kaya pinakasimpleng pangitain, pag may mga mareklamo kayo ng kasamahan, anong ibig sabihin? Walang ginagawa. Hindi ka lang kayo sa schedule, dagdagan mo lang yan. Kasi wala na. Sige, magreklamo ka. Okay, may bayarin ako. Kakareklamo, makakabayad ka ba? Babalik tayo dun sa tinatawag na alignment. I want coffee. Kung hindi naman pala makatulong sa'yo, bakit mo ginagawa? Magreklamo. May tiring ba? Wala. Okay, bakit mo ginagawa? Nagigets nyo, napakasimple ng buhay. Nagiging komplikado ang buhay. Alam nyo kung bakit? Maiingay yung walang ginagawa. Yung may ginagawa, tahimik. Yung mga top earner, bakit tahimik sila? May ginagawa, dami yung schedule. Ang dami yung pinotroubleshoot ng mga downline. May mga problema yan. Pansinin mo yung maiingay na marareklamo. Bakit marareklamo ngayon ng sobra? Exactly. Kaya tanong, gusto nyo bang maging successful sa networking? Yes! Okay pa bang maging mareklamo kayo? Hindi! Ano dapat kayo? Busy, tahimik. Busy, mag-solve ng mga problema, busy, mag-improve ng sarili mo, mag-inig ka ng mga positive na vlogs, manood ka ng mga mag-inspire ka, mag-aral ka paano ka mag-boosting, paano ka mag-prospecting, doon ubusin yung oras nyo. Kasi sigurado kung pag doon na kayo umikot ng umikot, makikita nyo na sana, ganito na lang pala ginawa ko noon pa. Kasi ang dami sa atin, ang hiling natin gawin yung mga bagay na wala naman maitutulong sa buhay natin. Clear po ba yun? Yes! Okay, then sunod. Eto na, medyo maganda-ganda itong topic.
Okay? Ngayon, sa isa pa pala na advice ko po sa inyo, gusto niyo tumaas ang self-confidence nyo? Yes! I-date niyo po ang mga top earners na hinahangaan niyo. You should learn to ask them. Ngayon kasi ang magiging ganito niya, eh paano kung tumanggi? Eh problema mo yan, galingan mo magyaya para kasamahan. Kasi gano'n ang buhay eh. Ang mayayaman, they're paying millions of pesos para umatin ng mga seminar for them to learn. And yet, tayo mismo mga mahihirap minsan, gusto mo magbago buhay mo, pero ayaw mo mag-effort na kausapin. Parang ito, bigyan kayo ng example. Ako, kaya ako napapababa dati may-ari dito sa Bicol, kasi ang tanong ko sa kanila, Sir, Doc, Sir John, Sir FM, gusto po namin kayo bumaba sa Bicol, gaano po karaming attendees ang gusto nyo pong iharap namin sa inyo para bumaba po kayo? Ganun ako magtanong. Dati naalala ko nung lagi po pumunta may-ari papunta ng Amerika, magkakasama kami. Sabi ko, ba't sila nasa business class tapos kami nasa economy? Then tinanong ko kung pwede ba ako mag-business class, pwede daw, pero magdadagdag ako ng pera. Nagdagdag ako, para makasama ko lang yung may-ari ng 12 oras. Kasi 12 hours straight yung biyahe from Manila to LA. Kaya ganun ang ginagawa kong effort para lang ako matuto. Kaya kung kayo gusto nyo ma-maintain yung positivity nyo, ma-maintain lalo yung confidence nyo, tumaas lang tumaas, kailangan nyo mag-effort para makasama yung mga uplines nyo. Maghanap kayo, it's either uplines, hindi man uplines, yung crosslines mo na malaki ang kinikita. Ano ba naman? Upline, pwede ba tayo mag-coffee? Upline, pwede ba kitang samahan mag-gym? At upline, gumigimik ka pala, pwede ba ako sumama sa inyo? Try nyo, walang mawawala. And doon ka na mag-create ng ganun na relationship para, di ba pinakasimple, kailangan mo maintindihan na kung anong gusto mong marating, dapat nakarating ka na doon. In short, magiging top earner ba kayo? Yes! Dapat po ba kayong maliya sa top earner? No. Ngayon, ang tanong pag lumabas kayo, sino manlilibre? Ikaw. Kami. Ano ako? Nagyaya. Ako. Ang nagyaya. Sino manlilibre? Nagyaya. Kayo, kasi kayo may hinihingi favor. Yes. Kayo may kailangan. Depende sa nagyaya. Kaya dapat maintindihan yun at pwede nyo yayain lahat ng council, mga top 20. Madali mo yayain. Clear po ba tayo, ha? Yes! Sino pwede niyo iyayain? Top earners! Tapos? Council. At least klarado tayo, hindi ako kasama doon. Okay. Sunod! Sino ba nang? Okay. Yan, 15. And isa din pala, idudugtong ko, itagdag nyo na kung gawin yung ritual, yung vlogs ko sa buhay nyo. Yes. Kasi it's not everyday talaga. Siyempre, sa dami nyo, hindi ko naman kayo kaya ng makasama. Like yung dating ginagawa ko sa mga before, ng mga leaders ko. But right now, may technology na rin eh. Na pwede nyo panoorin everyday, pagkagising sa umaga, pagkagabi. Kasi ang learning is repetition. Hindi ka magiging magaling sa isang bagay sa isang beses mo lang pinanood. Dapat araw-araw ngayon papanoorin. Okay, sunod. Lumalakas sa lahat. Parang colibus. Ngayon, ito naman, how to obtain lots of money. Gusto nyo po bang dumami ng sobra pera? Yes! Kailangan nyo lang palalimin ang container nyo. How? Kasi, try to imagine this. Umulan. Ang hawak mo tabo. Gaano karaming tubig maisisig mo? Isang tabo. Umulan, ang dikdik mo drum, gaano karaming tubig ang masisig mo? Isang drum. And ganun din buhay. Kaya may mga mahihirap kasi ang baba ng tinatawag ng psychological wallet nila. Pansinin mga empleyado, pag sumeldo, anong gagawin kinabukasan? Gasto. Hindi nga kinabukasan eh. Pagka-receive ng sweldo, anong gagawin? Gasto. May mga empleyado po ba? No. Sa mga nag-work, pagkatanggal ng sweldo, anong gagawin? Bayad ng utang, pero hindi ba lalabas o iinom? In short, pagkatapos mismo pagkatanggap ng pera, lahat? Pansinin mo kayo yung tipong tao na pag may isang tipo ka sa wallet mo, nakakuryente ka. Nakakuryente kang gastos eh. Ibig sabihin, ang baba ng psychological wallet mo. Kasi kung ikaw yung, ay salamat, mababawin na. Ano tawag yan? Sana tayo.
Psychological wallet. 1,000. Okay. Kasi parang ako guys, try to imagine this. Namamasada na ako ng gym, tapos nag-network pa ako that time. Kahit kumikita na ako ng malaki, bakit nagsusumikap pa rin ako lalo? Kasi malalim yung baon, yung lagayan mo. Kaya even right now, imagine mo nagsa 7 figures average ko a month. Pero bakit ang sipag ko pa rin? Kasi malalim na eh. Kung baga nakit ko pang gusto ko, hey, paano lalalim ang psychological wallet mo? Lifestyle. In short, makaranas po kayo ng stay sa hotel. Kasi ako, imagine mo paano kung pinush ang sarili ko, pinush ko ng pinush. Dati nag-hotel ako dito sa Naga. Nung wala pa akong pera, balikan ako mag-motor. Kasi nga, ang mahal ng hotel, 300 pesos, 500 pesos eh. Kaya nag-motor ako nun para mas makatipid. Nung medyo may pera-pera na ako nun, nag-hotel na ako at ang malapit si Dan ang nag-recommend sa akin. Yung hotel na 600 ata pero 300 lang sinisingil sa akin. Yung dun sa may barber shop. Anong lugar yun? Oo, basta malapit doon tuwing gabi, pagpapark ako, ang daming tumatakbo ang babae. Hindi ko alam, pick-upan pala yun. Ah, dito sa ano? May gugaw din ang lalaki, lagi na malapas sa akin gabi-gabi. Sir, babae, babae, sa experience. Eh, nabadrip ko talaga ako, kasi nga tuwing gabi lagi nagtatakbo. Malayo pa siya pagdating kong tinawag ko na. Sabi, ano yan, sir? Oo, oh, meron ka bang lalaki dyan? Sabi ko, di ko na ako sa simula nang hindi na lumalapit sa akin. Anyway, balik tayo dun sa exposure. Kailangan po yun. Hindi, naiintindihan ko yung isa nakakatakot. Ako naranasan ko yung papasok sa butik. Yung mamahalin, example, LV, Gucci, kahit na dati, lakos lang eh. Yung lakos na tindahan, ang hirap kaya pumasok. Yung papasok, parang, wala naman ako pera, para wala akong pambili. Pumasok lang kayo. Walwin yan, ikakamatay, sigurado ko. At hindi ka naman tatanungin ng bantay kung may pambili ka o wala. Pumasok ka lang. Kaya sa mga lugar na natatakot kayo, kung talaga medyo mahina pa loob mo, magsama ka na lang ng tao or upline mo na nakarating na doon. Para hindi ka masyadong kabado. Pero pinakasimple, exposure lang guys. Makasakay ka ng aeroplano, makastay ka ng hotel, makakain ka ng buffet. Ano ba naman kumain ka ng worth 1,000 pesos na meal isang beses lang, ikaw naman kakain. Hindi naman ito araw-araw. Dito lang nagkakaroon ng misinterpretation minsan na kung wala ka ng pera tapos magla-lifestyle ka pa, mali naman yon. In short, pwede mo naman yun. Example, katulad kay June. Kung ako kay June, nakumita ko ng 191,000 sa loob ng isang buwan. Gagastos ako mga 20 mil, 30 mil. Ito yung gastos na hindi ko natitignan kung saan, basta gusto ko lang mag-enjoy. Ang tawag ko doon, yun yung alam ko sa sarili ko, foundation ko, para lalo pa akong inspire, manggigil, na magsumikap sa buhay. Kaya yun ang pinaka-secreto sa inyo. Kaya dapat, huwag kayong natatakot sa bayarin ng hub, sa internet, sa pangkain, napaka-minor na problema yan. Sana taasan mo naman ang presyo mo sa sarili mo. Bakit ganyan lang kababa ang tingin mo na kaya mong solusyonan? Kung bagay, it will always boils down, ano ba ang presyo mo sa sarili mo? Kaya para sa akin, deserve nyo ba na namang problema kayo ng payables? Dapat ang problema nyo mas malaking bagay na. Kasi para sa akin, pare-pareho lang yung mga nagsalita dito, you are just dissing with them, at kataon lang sila, mas na-expend ng time na humataw ng humataw, kaya kumikita. Kaya in short, para kayo kumita, anong gagawin nyo? Umataw lang, wala na po talaga yung ibang sagot dyan. Okay. Ngayon, naintindihan nyo na kung paano dadami pera nyo? Yes. Oh, ngayon, gusto nyo kumita ng malaki? Yes. Ngayon, ang earth. Ang binibless dito, yung mga tao na may ambag na binibigay sa earth. Okay. Ngayon, kung ang ambag mo negative, ang bayad sa'yo, negative din. Parang ganito yung kasimple. Sa isang hub, part ka ba ng problema o part ka ng solusyon? At nasaan ka dun sa dalawang yun? Isa pa, ang mundo natin napakasimple. Ang negative, nagbabayad. Ang positive, binabayaran. Okay, napakasimple. Ang bahay mo pag maganda, pupuntahan hindi? Pupuntahan. Kahit hindi magbayad? Yes.
Pagang bahay ni Panget. Wala. Gagasasan? Hindi. Renovate? Renovate. Yeah. Ikaw as a person, anong ambag mo dito sa mundong to? Part ka ba ng nagdadagdag ng darkness? O part ka ng nagdadagdag ng light? Then kung part ka ng nagdadagdag ng negative dito sa earth, huwag ka nang magtaka bakit puro kamalasan nangyayari sa'yo. Kasi yan ang binibigay na bayad sa'yo. Kasi yan din ang trinabaho mo. Kaya in short, if you really want your life to be abundant, na matuto ka na magbigay ka ng more pa sa ine-expect sa'yo. Kasi parang trabaho, para mas maintindihan natin. Kung ang trabaho mo, driver, tapos nakita ng amo mo, nagluluto ka, naglilinis ka, tapos lahat na pwedeng gawin, anong gagawin ng amo mo? Tataasan ng sweldo. Pwedeng taasan ka ng sweldo? Yeah. Mm-hmm. Trabaho mo, driver, tapos hindi ka pa nag-drive. Yung pinaka-trabaho, hindi mo pa ginagawa. Anong gagawin sa'yo? Football. Ngayon, isipin mo na lang, ang earth, may amo. Tayo yung mga empleyado. Anong magandang inaambag mo dito sa mundong to? Kaya ka binigyan ng talent kasi it is designed for you to share it. Kaya ang pinaka-bottom line, ang dapat madagdagan nyo kung gusto nyo magkaroon ng abundance life, matuto kayo mag-create ng positivity hindi lang sa katawan mo, hindi lang sa hub mo, hindi lang sa pamilya mo, kung hindi sa buong mundong ito. Kaya naiintindihan nyo po ba kung gusto nyo yumaman? Yes! In short, kung yung mga downline nyo, tinuturuan nyo magbago buhay, yayaman ka hindi. Yayaman. Yung OFW na nasasayang lang naman yung mga pera nilang napupunta kung saan-saan, kung matuturuan mo sila na magtuto mag-alaga ng pera at paano palakihin ng pera, hindi ka ba yayaman? Yayaman. Bakit yumaman ang SM? Bakit yumaman sila Lusyotan? Kasi nagsusolve sila ng napakaraming problema. Kaya in short, don't ever think na ikaw yayaman ka tapos ikaw yung parte ng problema. Uulitin ko, ang negative? Nagbabayad. Ang positive? Nagbabayad. Yung sumakay ng tricycle. Yung sumakay kasi may problema siya sa transportation, kailangan niya makarating point A to point B. Since negative ang sitwasyon niya, anong ginagawa ng pasahero? Nagbabayad. Yung tricycle driver na tumulong dun sa namang problema makarating sa isang lugar point A to point B, since siya tumulong, anong nangyayari sa tricycle driver? Binabayaran. In short, ang nagsusod ng problema? Binabayaran. Ang mga problema? Nagbabayaran. Alam nyo na kayo. Yes. Oh. Now, how to make success automatic? Okay. Dito na kayo magkakaroon ng tinatawag na yung conscious mind, ito yung programmer. Yung subconscious mind, ito yung program. Kung typical kayo yung tao na lagi kayong negative, kaya kailangan nyo magkaroon ng mga kakampi na kayo kayong magkalabitan. Para mag-iisip ka palang ng negative, dapat kinokontra mo na. Hindi mo na dapat yan laging gagawin. Ang gagawin ng palagi yung positive. Kasi ang isang bagay, kaya siya nagiging automatic kasi normal mo na siyang ginagawa. Paulit-ulit mo siyang gagawin. Kaya in short, gusto nyo magkaroon ng isang taon na positive? Yes. Dapat everyday maging positive na umaga mo. Paano magiging positive? Pagkagising mo na umaga, ano mangyayari? Positive. Lahat ng iisipin mo ang positive. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang mali at tama. Nagkakaroon ng mali at tama, depende sa interpretation mo. Nabangga yung kotse mo, di ba negative, bakit naman nabangga? Eh ang positive, mali mo kaya ka nabangga kasi mas malalang bangga yung pupuntahan mo, inunahan ka na at is hindi ka na grabe. Naiintindihan ko naman kasi hindi ang buhay. Kaya para sa akin, katulad sa inyo, sino dito hindi pinanganak na mayaman? Okay. Hindi ba dapat magpasalamat kayo? Kasi kung pinanganak ka ng mayaman, magsusumikap ka pa ba? Hindi. Okay. Di ba, in short, pwede mong baguhin ang story mo, ang kwento mo, ang version mo, into positive. Kaya katulad kay Jess, one time nagkakwentuhan kami na, sabi niya kasi ganito upline, kasi ganito siguro ako na pala. Sabi ko, tapos na yun eh. Dapat marunong tayo na mag-ano na pinaka-present.
i-stop na natin yung dream kung 10 years, 20 years ago ba yan na ginawa sa'yo ng magulang mo, ginawa sa'yo ng kaibigan mo, sinaktan ka na ng ex mo. Kung ilang taon na yun, maawa ka naman sa sarili mo, on na. Ang tagal-tagal na niya, hindi ka pa rin matututo. Ay, babaguhin mo na kaya ka sinaktan ng ex mo kasi sinabihan ka niya, maghanap ka ng mas maayos. Ganun lang naman. Bakit ka nawala dati? May kaya kayo nawala? Eh kasi napapalitan ka ng mas marami pang pera kaysa dun sa nawala sa'yo. Yes! Prospect ka ba ng ako na hindi naman nagtuloy? Yes. O isipin mo na lang kasi kaya hindi sila nagtuloy kasi may ibang magtutuloy na mas magagaling, mas malalaki ang pwedeng maging network sa'yo. Kaya sila nawala. Kumbaga pwede naman tayo lahat maging positive everyday. Nagugutom ka ba kasi wala ka pa pagkain? Yes. Nagugutom na ba kayo? Yes. O pwede ka naman mag-isip, swerte mo. Siti, hirap na hirap mag-diet. Ikaw na ang kapag-diet. Kung alam nyo lang pinagdadaanan yan. O, di ba? Gusto niya mag-diet sila ni Wayne. Pero kayo, di ba? Kung mag-iit, ang kayo, sitwasyon nyo, gusto nyo maraming pagkain. Sila naman gusto nila pumaya. Kung alin ang tama sa dalawa? Isang bagay na mas magiging beneficial for us rather than titingnan mo laging negative. Kasi dito tayo nagpasa dito sa Pilipinas, eh, parang nasa third world country daw tayo, nasa pangit daw countries natin, so on and so on. Pero hindi, napakaganda. Sunod, kaya sa ang success niya para maging automatic, dapat maging, sa una, maging conscious muna kayo sa lahat ng sinasabi at ginagalaw nyo. Pero pag paulit-ulit na kayo nagiging conscious, darating ang time na magiging normal na sa'yo lagi kang masayahin, kahit anong sitwasyon mo sa buhay mo, napakagaan mo lang kausap, napakagaan mo inaharap, masasanay din po kayo yan. But again, it will take time. Kaya importante na yung kasama mga positive din para pati ikaw mismo nagiging aware ka rin. Kasi minsan, pipitik pa rin yung negative eh. Pag pitik ng negative, since yung mga kasama mo positive, uy, huwag kang ganyan, huwag na natin isipin yan. Ito na lang gawin natin, may gano'n. Kaya you need to choose your circles. Yun ang pinakasimple. Ngayon, tanong sa akin yung hindi, puro negative kasi kasama ko sa hub. Eh, kaya ako makailangan magkaroon ng sariling hub. Para yung sariling hub mo, sariling mong culture, nasa sa'yo mo ano yung gusto mong energy ang meron, yun ang pinaka-advantage din sa'yo. Kaya bilisan niyo magkaroon na. Kaya ba this year? Yes! Okay, sunod. Number 7. Pinakasimple po, ito po yung the power with which makes all desires attainable. Pinakasimple po is willpower. Gaano kayo maniniwala sa sarili nyo na kahit anong pinagdadaanan nyo, yayaman kayo? Kasi kami, ang dami namin dinaanan, bagyo, parang ito, bigyan kayo ng mga example. Nung una, nagsisimula kami nila Elman, ang products ng tagal dumatay. Nag-network kami, nagre-recruit na kami mga 3 months na wala pang produkto. Pero hindi namin tinignan yung negative, tinignan namin positive na sige, yayaman kami, gaganda. Dumating produkto. Dumating yung produkto. Tuwan-tuwa kami. Pagdating, binigay kami isang capsule. Yun ang ginagamit namin pang present, isang capsule. Try to imagine that. Sumunod, okay na, medyo lumalaki-laki na ng konti grupo. Tinamaan ng bagyo. Umatend kami training sa Laguna, mga ganitong klase training. Pag-uwi, bagyong milenyo. Lusaw lahat ng grupo namin. Anong pinag-usapan namin? Hindi, pare, kaya yan. Kaya yan, minawala kasi may mga kapalit. Ganun lang, mag-isip kami. Sumunod, after 1 month, dumadami ulit. Binagyo na naman ang rinin. Ubus na naman. Anong naging usapan namin? Pare, tayo ang pinakamagiging magaling na networker. Sabi niya, bakit? Pare, hindi na kalaban natin ibang kumpanya. Ang kalaban natin, bagyo na. Pag kinaya natin ito, sigurado po yayaman. Kahit anong mali, pwede siguro sabihin yung mali, pero nakakita kami ng tama. Naalala ko pa dati, isang may-ari ng AIM, nung start pala kumalis. Try to imagine this, na hindi mo alam mo anong nangyari sa Metro Manila, pinapunta ka ng upline mo pagdating doon kumalis. Ang nasa isip ko lang, napakasimple. Sabi ko, kung tatagal ang kumpanya, hindi ko alam. Eh kung lilipat ako, ganun din naman magiging tanong ko. Hindi ko pa rin naman sigurado kung tatagal o hindi kahit saan ako lumipat. Eh sabi ko, dito na lang, itututo ko na lang ito, bahala.
bahala na kung ano mangyari, true enough, good decision, kasi ito rin ang inabot. Ang dami namin dinaanan. Ang daming mga negative na dinaanan, problema sa network, but end of the day, we choose na mag-stay sa positive. And ito yung pinaka-resulta. Kaya ang tayo tatanungin ko, worth it ba na maging positive ka? Yes! Worth it ba na kahit anong pinagdadaanan mo sa mundo is you need to choose to become positive? Yes! Kaya ko ba yun? Yes! Ito ano po sa inyo ngayon, ang ganda na nga ng sitwasyon mo kumpara sa amin. Tapos ako, ramdam na ramdam ko kasi for so long, dream ko na mapalaki ng sobra ang naga. Yes! And, hindi po nga mapusin. Okay, pero kaya po kasi ramdam na ramdam ko, ito na po yung makagaling ko. Ngayon, dito na po tayo. Malapit na pagtapos. Okay. Ito naman po is the power of imagination. You need to develop that kind of skill. Kasi honestly ako, wala akong, ano ka yun? Dream board. Hindi ako gumawa ng dream board ko. Pero napaka-vivid at clear sa akin talaga kung ano yung gusto ko mangyari. And sa inyo, I do suggest na magtulungan tayo kasi ang attraction, mas mabilis na mag-manifest pag pare-pareho tayo ng iisa ng pinapangarap. Ano pinakamalaki na dala venue dito? Coliseum. Gaano karami? 5,000. 6,000. Ang madami-dami. Yung SM natin, konti lang yun ako? 400. Okay, dito pa lang, marami na to. Yung sa sports shop natin, 5,000. Pero maganda kasi itong venue to eh. Ito na lang muna siguro simulan natin. Oh. Kaya bang puluhin natin ito sa susunod? Yes! Kaya ko ba? Yes! Kung pupunuhin nyo ito, tutura pa na kayo mag-imagine. Kung pupunuhin nyo ito, ilan ang sa inyo? Bahala na kayo, hindi ko na masasagot yan. Pwede bang habang lumilingon ka, gusto ko lahat ang nakikita ko downline. Yes. Ito yung hub 1 ko, hub 2 ko, hub 3 ko, hub 4 ko. Imagine yung pag-ayon. Kasi nung ako nagsisimula ang ilan nyo. Nangangarap ka rin lang naman. Pareho ka rin lang naman nag-e-effort. Bakit liliitan mo ba? Yung empleyado ba, hindi ba nagkukomyo? Hindi ba yung nahihirapan? Yung negosyante ba, hindi ba yung nahihirapan? Pareho ka lang mahihirapan. Kaya dapat pagpupunta ng Manila, umahati ng mga train, nasa hindi ako nakikipalang pa ako. Darating ang time, mapupulong ko to. Darating ang time, makikilala nyo rin ako. Darating ang time, papalakpan nyo rin ako. Darating ang time, magsasalita rin ako sa stage. Darating ang time, maririnig nyo rin yung story ko. Lahat to, nagsimula yung sitwasyon ko. So, utak ko lang. Nang yung pinaka-naniniwala ko sa sarili ko, kasi grabe ka naman kung pati sarili mo, hindi mo papapaniwalaan. Di ba? Kaya para sa akin lang, pakailan mo anong iniisip ng ibang tao. Basta ako yun ang pinapaniwalaan. Kaya sabi ko nga, eto, nabanggit ko na to before, na there will come a time na you will be very proud sa akin. Hindi dahil sa achievement ko lang sa networking, but in sa ibang achievement ko. And daan-daan ko nang ginagawa to because of software. Sa social media, nakakarami, lahat ng lugar na napupuntaan ko, lagi nga nagpapapicture ko sa akin na hindi na apply ng tawag. Kung hindi ang tawag sa akin, classmate. Meron nang isa one time nasa BGC kami kumakain kami. Isang lumapit, grabe. Classmate, salamat na salamat. Dahil sa iyo, natutunan ako maghandle ng pera, bla bla bla. Ang sarap sa pakiramdam. Nakaya, ang dagdag nga lang responsibilities. Pero ang point ko, yung sitwasyon ko ngayon, binabanggit ko na to dati pa. Binanggit ko na magkakaroon ako ng silver button. Binanggit ko lahat ng yun. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, sundin nyo kung anong formula na ginagawa namin kasi proven and tested na namin to. Kaya lahat sa inyo dito, kung mangangarap kayo ngayong gabi, lakihan nyo na po. So, malalaman yung malaki pangarap nyo pag pinagtatawanan kayo ng mga kaibigan nyo. Pag nangarap ka at hindi ka pinagtawanan, ang liit po ng pangarap. Yung pinakamasarap na reaction, nasisira ka na siguro nung ulo sa kong pinagsasabi mong yan. Magandang sign yan, ibig sabihin, malaki yung pangarap mo sa buhay mo. Kaya sa akin, sa last,
Sakto na po, 8 tayo. Okay, sa last pong, eto naman po pinakadulo, hindi kayo magiging magaling sa isang bagay kung hindi nyo siya paulit-ulit na ginagawa. Ang isang bagay na matagal mo nang ginagawa, bumibilis kang gawin. Kaya nga katulad sa akin, pag ako nag-troubleshoot ng problema, sobrang dali kasi ang tagal ko na siyang ginagawa. Kasi one time na sa Manila ako, nag-troubleshoot ako ng isang downline ko. Ito pa lang, sabi ko, kumusta ka? Kasi hindi ko sila personally handle. Ngayon, nung napiniminit lang, tinanong ko isang OFW na full-time, kasi kumusta ka? Anong ko palang kumusta? Ito na rin yun. Umiyak ko ng sobrang iyak! Sabi ko, psst, taga lang. Nagkakaroon ako ng pusa ganun para matigil. Sabi, psst, taga lang. Huwag kang umiyak. Kasi hindi yan gagana sa akin. Second, magsasayang na lang tayo ng oras. Marami pa akong kasunod na meeting after ninyo. Isang oras lang ang bibigay ko sa inyo. Kung mauubos na din sa kaiiyak mo, wala tayong pag-uusapan. Kasi dulo, paiyakin kita dyan, pabilohin kita. After mong umiyak, anong susunod? Iiyak. Susunod? Maninisi, kung anong sabi. Kasi sige, ganito. After nun, saka sasabihin yung problema. Ngayon sabi ko, tanggalin na natin yung iya, tanggalin natin yung sisi, walang kwenta naman yan. Sabihin mo na yung problema mo, bigyan kita ng solusyon. Kaya ganun din ang buhay natin minsan. Kaya tumatagal kasi in denial ka. Bakit ka kinakapos? Walang ataw. Bakit ka kinakapos? Sila, lahat ng kinakapos na pera, tamad ka lang. Ang dami-daming pera sa mundo. Kung tandaan mo pera, hindi naman yan totoo. Inimbento lang yan, print lang yan. Kumbaga ang pera, it is just an energy na kung anong ibibigay mong energy, yan ang ibabalik sa'yo. Kaya the point na wala ka laging pera kasi ang energy tinatapon mo is negative. Kaya para sa akin, pinakasimple, pag hindi ka kumikita, ano po kayo? Kamad. Period. Wala nang what if. Ganun lang naman kasimple yan. Para rin sa pag-gym, kung nag-gym ka araw-araw, gaganda ang katawan mo. Kaya ito na lang po ang pinaka gusto kong mangyari dito sa Naga. We will really give time para sa inyo. Kasi kayo yung extension ng Technocrat Legaspi, and ngayon nagkakaroon tayo ng Technocrat Naga. And ang point doon, since sabi ko, we will give time, expect na darating ng time lahat ng event ng Technocrat Legaspi is gagawin na natin dito sa Naga. Panibagong top earners, panibagong car achievers, panibagong mga travel achievers. Ang tanong, sino yun? Sino ang mauuna na magkakaroon ng mga sasakyan? Sino ang una na magkakaroon ng hub? Sino dito ang unang mga kasama namin sa international travel? Ngayon, yan ang excitement at gigil nyo. Pag tuwing nalulungkot kayo, alalahanin nyo itong panahon na ito. Tuwing gusto mo nang mag-give up, alalahanin mo. Tuwing pagod ka na, parang feeling mo wala nang mangyayari, alalahanin mo. Kasi nandun parang kayo sa transition into negative to positive, at after positive, pagtuloy-tuloy, dun magmamanifest yung energy realm na magiging physical form. Kaya galingan nyo lang po sa physical, galingan nyo lang sa energy form na sa top form, na ma-realize nyo, mayaman kayo hindi? Mayaman! Top-earner kayo hindi? Top-earner! Achiever kayo hindi? Achiever! Yun lang po yun. Pinakasimple. Kung ano man ang sitwasyon nyo, matutong umiti. Kasi sigurado ko, kung ano man ang sitwasyon nyo, temporary lang yan. At napakagandang future ang nag-aantay sa inyong lahat. Thank you, Pat!